Diretso na tayo sa ating barangay game of the day na tatawagin nating Ispel Mo B. Ayan. Ito na ang ating mechanics. Pagaling ang pumitig at magbye-bye ang barangay natin today. Mahati ang mga manlalaro sa dalawang team. Nakikita nyo naman, may isang manlalaro kada pangkat. Kada round ay ayan, iikot ng tatlong beses ang players at paunahan mapitik ang kalamansi na nakalagay sa ibabaw ng bote. Okay. Habang nakatakip ang isang mata. Ang manlalaro na unang makakagawa ay ang magbabaybay ng salitang Pilipino na ibibigay ko gamit ang nuso nila. Yan. Magbabaybay. Pag tama ang sagot, kailangan gumawa ng pangungusap gamit ang salita. Kapag mali, bibigyan ng pagkakataon ng sumagot ang kabilang grupo. Lalagyan ng harina sa muka ang talong pangkat kada round. Ayan. Ayun yung minsan alikabok yung ilagay. Okay. Oh, naintindihan nyo ba? Yes! Yes. So ano to? Yes. Isang representative per team. Tama? Talo-talo! Okay. Okay. Ang ating resulta, ang resulta muna natin, binoto ng mga katropay. Naka-scout kayo? 59%. Ah, nalalo tayo! 62, ayan. Sinakagawa, di na, hindi na siya. Okay. We know, right? Wala nga itong mga MNL 48 na nanonood. Oo nga. So, ito na. Kayo na ang unang representative. Kayong dalawa? Yes. Okay. So, ang gagawin nila ay iikot ng dalawang, tatlong beses. Roof cover, ha? Okay. So kayo na bahalang umikot. Okay. Okay, barangay starts now. Ikot tatlong beses. Wow. One. Two. Spell. M. Sabihin mo muna yung letra. M. Yun kanina. Oh. Ano yun? A. A. Yan. Big letters. R. Oh. I. Wow. Oh. K. Mm. I. P. Marikit. Oh. Tama yun. At maaari mo bang gamitin sa isang pangungusap ang salitang marikit? Ano muna ibig sabihin? Ano ibig sabihin mo na marikit? Maganda. Ikaw ang magsasabi nito. Ako magsasabi nun. Dapat yun ito. Ang ibig sabihin. Wala kasi alam yung ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng marikit ay maganda. Oo, di ba? Sabi ko sa'yo. Okay. Use in a sentence mo ay marikit. Alam ko yung sabihin mo. Isang napaka marikit ang katabi ko ngayong araw na to. Wow! Ang bait! Nahilo to ngayon, dati na mahaan. Okay. Let's so, 1 point na ang team nila Abby at Ruth. Let's shine. Let's do this. Lagyan ko lang, lagyan ko lang. Abby, ha? Mga, ano ka kala mo, boxy? Kayo na lang maglagay. Okay. Okay. Already. Hey. Barangay okay. Starts now. Piet, isa. One. Dalawa. Two. Three. Tatlo, three go. Na to, diba? Teka lang, Abby, Ray. Okay. Okay. Tama ba? Ito na. Ha? Okay na. Lugi kami kasi ano eh, 365 days yung ikot ni ginawa mo first eh. Ayan. Oh, ito muna, Abby. Baybayin mo ang salitang padayon. Okay. P. A. D. Ano yun? A. Y. Ano bata ba yun? O. N. Padayon. Okay. Tama? Tama naman. Ang ibig sabihin ng salitang padayon ay keep moving forward. Ayan. Oh, maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang padayon? Mga katropa ay walang susuko. Padayon lang araw-araw. Ayan. Tama naman yun. Tama. Okay. So, 2 points lang. Kasi umikot sa axis mo. Let's go, Ron! Oh. Sino magkakabit? Sino ba? Ako ba ako magkakabit? Na, ako na, ako na. Oh, ikaw na, ikaw na. Let's go, Ruth! Okay. Oh, ganito. Ang gagawin natin ngayon sa inyong pagpihit ay nakayuko. Okay, nakayuko. Okay. Oh, ready? Barangay starts now. Ikot! Game! Isa! One, two! Dalawa! Three! Enough! Tatlo! Go! Okay. Technically, sino ang nauna? Ina. Si Ruth.
Oh, ako, dahil ang napitik ni Ina yung bote. Yung bote napitik ni Ina. Okay. Oh, oh, Ruth. Let's go. Ruth, baybayin mo ang salitang dalisay. Wow, Cardo dalisay. Oh. Dalisay. D A L I S Yuck. A Y. Dalisay. Okay. Tama naman yun. Ang ibig sabihin ng salitang dalisay ay pure o walang dumis. Maaari mo bang gamitin sa isang pangungusap ang salitang dalisay? Ayos mo yan. Mga katropay, ang nakikita niyo sa inyong harapan ay isang dalisay na dalaga. Okay, tama yun. So, 3 points na. 3 points na sila, Abby at si Ruth. My God! Okay. Oh, paalala ulit. Yuyo ko, ha? Yuyo ko. Yuyo ko ka dito sa inyo. Oh, yuyo ko, yuyo ko. Oh, sabay, ikot. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Go! Okay, nauna si Abby. Okay. Abby. Baybayin mo ang salitang kandili. Kandini. Okay. K. Kala ko kandila. A. N. D. I. Ano tawag dun sa cursive siguro na pag-spelling niya? I. Okay. Tama ang kanyang pagbaybay. At ang ibig sabihin ng salitang kandili ay care o protection. Oh. Maaari mo bang gamitin ang salitang kandili? Ay, kandili. Oh, tama, kandili nga. Sa isang pangungusap. Si Ruth ay kandili. Ayan. Tita Shine, naway bigyan mo ng kandini ang iyong mga puso. Protection. Ang iyong mga puso? Ang iyong puso. Ang iyong puso. Bigyan mo ng kandini ang iyong puso. Okay. Ayan. Tama naman yon. So, wala pang score sila Ina at Shine. Pero si Shine ay maraming puso. Parang siyang octopus. Oh my God! Parang wala akong ganang makipag-game sa isang loser. Okay. O, lagay ulit, lagay. Wow, Ina! Yung octopus, maraming puso. Okay. Eto na. Oy, 4 points na sila Abby and Ruth, ha? Sila Ina, wala pang score. So, ito na. Yung una kayo, yung o. And ikot. Isa. Dalawa. Tatlo. Parang dalawa lang ibig. Hop, nauna si Ruth. Uy, no! Nauna na naman si Ruth. Okay. Ano po, yung bote na yan, salitan na yan. Ruth, parang nakasikit yung kalansi. Baybayin mo ang salitang sapantaha. Steel. Sapantaha. Sapan. S. Pana. A. Pana. P. A. Sapan. N. P. A. H. May. A. Tama. Okay. Tama. Tama ang kanyang pagbaybay. Ang ibig sabihin ng salitang sapantaha ay guess o hula. Hula. Yan. Maaari mo bang gamitin sa isang pangungusap ang salitang sapantaha? Mga katropay, pakiramdam ko. Ay, ano yun ulit? Sorry. Ah, ay, bali! 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 Sapantaha. Sapantaha eh. Oh. Mga katropay, sapantaha ko sa bayong sila lagay ang tamang sagot mamaya sa POV. Mali. Wow, may ganun ka pa. Pero pwede ba tayo isa pa? Panalo na! Woohoo! Hindi man lang kayo okay. Score ng isa okay. Lang. Okay, pinanalo na ang winners natin ngayon ay sina Ruth and Abby with... Oh my God, see you parang kalaban lang nabi. 4 points. Na. Okay. So, payrusa na tayo. Okay. Ang harina. Abby, ayan. Do the honor. Marami daw. Ikaw ako maglalagay kay Tita Shai. Kailangan daw ubusin. Hoy, si Ina pa! Ayan. At habang pinapanood natin yan. Ay, ano na to? Pwede bang batuhin din na kalaman? Oh, pwede na. Batuhin mo na.